things. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. Hashtag blessings. Our lives are gifts from above. Hashtag blessings. You fill our hearts with love. Mabuting balita ayon kay San Juan. Sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. At huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, ay sumampalataya kayo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw at happy Easter sa iyo, Robert. Yes po, happy Easter, Bishop. Naku, kami ay nagagalak no, dahil itong panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, no, guest namin no, ay isang tubong diocese ng Pasig. No? Tama at po yan. Katatapos lamang sa kanyang pag-aaral sa isang seminaryo no, na ang talagang pinupuntirya ay ang hamon ng misyon. Tama ba ako? Tama po, Bishop. O sige, siguro Robert, maganda ipakilala mo yung iyong sarili no, para sa ating mga nanonood at nakikinig sa ating hashtag blessings. Apo. Ako po si Brother Robert Arellano, LRMS. Ako po ay isang seminarista ng Lorenzo Mission Institute. Kagaya po ng inyong nabanggit, katatapos lamang po ng aming graduation last March. At ang amin nga pong seminaryo ay meron pong puso sa pagmimisyon. And to be specific po, we are under the Archdiocese of Manila. We are being sent as a missionary para po sa mga Chinese Filipino apostolate. At kagaya po ng aking nabanggit, ako po ay tubong Pasig. Ako po ay naging lectors and commentators sa Immaculate Conception Parish. Ako rin po ay nag-aral sa Pasig Catholic College nung ako po ay high school. Nung ako po ay high school, dapat papasok na po ako bishop sa seminary. Kaya lang parang maraming taong tutol sa aking pagpapari. Kaya po ako po muna ay nag-aral at ako po ay nagtrabaho. Ang aking pong huling trabaho ay sa Bank of the Philippine Islands. Ngunit totoo po yung sinasabi that God's call is irrevocable. Na ang tawag ng Diyos talaga ay totoo. Ang tawag ng Diyos ay hindi mapipigilan. Kaya po sa ikalawang pagkakataon, ako po ay pumasok sa seminaryo na kung saan doon din po ako unang natanggap sa Lorenzo Mission Institute. At dito na nga po ako nagtapos ng theology po. Magandang ano yan, ano, paglalahad ng iyong naging vocation story. Alam mo, Robert, naalala ko pa nung dumating ako dito noong 2011, naabutan nga kitang
sa lector ng Immaculate Conception na cathedral natin. Parang ikaw pa nga yung parang coordinator nila sa lector, no? At nung na parang nagpaalam ka sa akin, sabi ko, ano ko, may seminarista sa atin, yung pala'y sa Lorenzo Mission Institute. Nako, sabi ko, hindi pala diocesan, no? Kasi nung ako ay hinuhubog sa Holy Apostle Senior Seminary, yan ay parang malapit na seminaryo sa amin. Holy Apostles kami, no? Kaya kilala ko nga si Monsignor Bonglo, no? Actually, kabatchmate ko si Monsignor Bonglo. At bagamat magkaiba ng seminaryo, pero ang pinupuntiri paglilingkod sa simbahan, no? Paglilingkod natin, kung anumang misyon ang ipapatupad ng Diyos para sa atin. Alam mo, Robert, no, maganda yung gospel natin ngayon, yung ebanghelyo, dahil ito ay party pa rin noong tinatawag na huling diskurso ng Panginoon. Yung bang kanyang mga salitang parang nagpapaalam siya, no? At naghahabilin sa kanyang mga apostol, dahil parang pakiramdam nga niya siya'y lilisan. At kung titignan naman natin yung tono ng kanyang pananalita, yung maganda namang paghahabilin, no, para sa kanyang mga disipulo. Importante 'yung naghahabilin ka, kasi lahat ng sasabihin mo may laman at dapat tuparin. Kaya nga eto nga, no, mabasa ko lang ang isang sipi dito. Sabi nga dito, no, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya." No? Marami pa yun, ano? Pero doon pa lang medyo malaman na, no? At parang nagpapaliwanag, nagpapahayag sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Pero katambal ng pag-ibig ng Diyos, no, ay pagtupad sa kanyang salita. Kung iniibig natin ang Panginoon, susundin natin ang kanyang mga utos, no? At sinasabing ito ay dala ng ating malalim na pakikipag-ugnayan ng pag-ibig sa kanya. At hamon sa atin na patunayan ito, hindi sa tingin ko, hindi lang sa salita, yung pagtupad ay pati sa gawa, no? #blessings, our lives are gifts from above. #blessings, fill our hearts with love. #blessings, our lives are gifts from above. #blessings, you fill our hearts with love. Maitanong ko lang sa iyo, Robert, sa iyong buhay, sa iyong pagtugon, no, na pasakalihan mo na kami sa iyong vocation story, no? So, itanong ko lang sa iyo, no, paano mo nadama ang pag-ibig ng Diyos at paano ka tumugon dito? Napakaraming pagkakataon po na nadama ko ang pag-ibig ng Diyos. Una pa lamang po, kagaya ng aking nabanggit, isang malaking grasya ang pag-aaral ko sa Pasig Catholic College. Ang aking pong nanay ay isang manicurista at ang aking pong tatay ay isang barbero. Wala po talagang plano na ako ay mag-aral sa PCC dahil may lima po kaming anak. At napakabigat po noon, considering ayun po ang kanilang hanap buhay. Subalit, sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, alam kong tinadhana at nasa plano ng Diyos na ako ay mag-aral sa PCC. More than anything, more than the academics po, ang tunay na subject na na-appreciate ko ay religion po. And through religion, I was able to know, to have relationship with Christ. At sa pamamagitan po nito, naintindihan ko, kahit papaano, kahit pahapyaw po, kung ano ang ibig sabihin ng simbahan, kung ano ang ibig sabihin ng paglilingkod. Kaya naman, sa pamamagitan ng mga religion subjects namin mula first year to fourth year, hinagad ko pong maging pari. Subalit, nung sinasabi ko na po ito sa mga guro, sa aking nanay at aking tatay, parang they are against me to enter priesthood. Kasi I was also excelling during that time in academics. So sabi nila, baka naman nabibigla ka lang at sayang yung iyong galing. Mag-aral ka muna sa labas. Kalimitan ng mga magulang ganyan, no? Pag nakitang medyo may bikas yung anak, no? O kaya medyo makikita nila na may maraming talento,
may kay ika nga, no? Mayroong kay at may ipapakita, may ibubuga. Eh, ba't magpapari pa yan? Diba? Parang ganun. So, parang sayang ka. Ganyan agad eh. Totoo, no? Po. Narinig ko po yung mga ganyang mga salita. Sayang naman. Mm. Baka naman nabibigla ka lang. Mm. I-try mo muna yung pag-aaral buti ng college. Buti narinig mo eh. Nung ako nakita, wala nagsabi sa'yo, sayang ka. Di ba buti ikaw meron eh, no? Okay, no? So ano nangyari, no? Actually, ako po ay nag-discern po talaga dahil gusto ko po talagang pumasok ng seminaryo. Pero sabi ko, bakit parang ang lahat ng tao ay tutol? Na-meet ko po si Father Jade Liquanan, pero during that time po, siya ay isang seminarista. Si Father Jade Liquanan ay anak ng aking teacher when I was in elementary. Wow, si Jade ang naging seminarista ko nung ako naman ang rektor niya. Yes, oo, si Father Jade. Yes. Sa kanya po ako humugot nung talagang inspiration. Kasi napaka-realistic po ng kaniyang advice sa akin. Ang sabi niya, if you want to enter priesthood, sabi niya, ako, you go first studying outside. Mm. Pero you come back. Mm. Sabi niya, bakit? Kasi mas magiging gamay ka sa tao, mas mararanasan mo ang buhay ng tao kapag ka ikaw ay nag-aral at magtrabaho. Pero I bet you, sabi niya, once God will call you, ang tawag ng Diyos ay hindi nababali. God will call you no matter what you do in life, magtago ka man, tatawagin at tatawagin ka ng Diyos. Kaya yun po yung tumatak sa isip ko. Then eventually po, ako po ay nagtatrabaho na. Parang sabi ko, okay na ako, kumikita na ako, nakakatulong na sa pamilya, nakakatulong na sa ibang tao. Yung kabatch ko pong nag-search in sa LMI ay parish priest na. And siya po ay si Father Johnny. And alam po ni Father Johnny that I have a vocation. So ako po ay in-invite sa ikalawang pagkakataon na mag-search in. Hindi na po ako nagdalawang isip pa. At alam ko pong may obligasyon ako sa Diyos na parang tinaguan ko po. Sabi ko, Lord, I think this is it. Kung ako po ay matatanggap, iiwanan ko pong lahat na meron ako at susunod po ako sa inyong tawag. And the rest is history. Yes po. Kaya nga, ang sinasabi ko po ay parang totoo naman ang aking paniniwala na ito ay plano na ng Diyos. Bagamat hindi klarado sa akin, ngunit yung pagbubukas ng loob ng Diyos sa aking buhay ay talagang dumadaan sa tamang pagkakataon. Mm. Alam mo, Robert, maganda rin tignan, ano? So, nakapasok ka na sa seminaryo, no? Naging smooth sailing ba yan? Ay, nako, Bishop. Siguro dahil kayo po isang formator. Alam niyo po ang pinagdadaanan ng isang seminarista. Dahil ang isang seminarista, ako po, ano, naniniwala ako na never po yung nag-doubt sa kaniyang vocation. At never din sa po siguro. Sa gitna ng mga tinatawag na pagsubok. Tama po. So, ano ko lang ha, para medyo malaman din ng mga tagapakinig, tagapanood natin sa hashtag blessings. From a scale, let's say, of 1 to 10, yung sinasabing mga challenges, nasa ang barometer, scale ng ano? Nako, 10 po ang pinakamataas. Pinakamataas. Pero Bishop, alam nyo kasi, kung 10 ang pinakamataas sa challenges, may higit pa dyan. Kasi 100% ang Diyos. We have so much challenges, but God is bigger than challenges. Ayan. So, kahit scale ko ng 1 to 10, no, sabi nga, we have God who is greater and can conquer all. Kaya ako kasi tinanong yan sa iyo, no, kasi gusto kong mabalik sa Ebanghelyo. No, nung nagpapaalam at naghahabilin si Jesus, siguro ma-imagine natin yung pakiramdam mga apostol, iiwanan sila, paano na kami? So kahit paano, malaking crisis sa kanila yon. Kakayanin ba nila, no? Matinding pagsubok na sila iiwanan, no, ng kanilang Panginoon. Kaya nandun yung kaba, lahat, no? Sabihin na natin, kasi ikay muling nabuhay, nasa aming ka, tapos eto ang sitwasyon, no, na maaaring haharapin namin, no? Kaya nandoon, no, nandoon yung masasabi nating mixed feelings, pero yung overwhelming fear, no. Hashtag blessings, our lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love. Hashtag blessings, our lives are gifts from above.
#blessings. You fill our hearts with love. Pero tingnan mo naman, no? Ang ganda ng sabi ng Panginoon sa kanila, no? Sabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapadala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kaya di ba, yung Espiritu ng Panginoon ang magbibigay ng lakas ng loob, no, sa gitna ng kanilang mga takot, no? So, ano ba nakita mong role ng Espiritu Santo naman sa iyong buhay? Opo, ang Holy Spirit po ang siyang nagbibigay ng buhay po talaga. The Holy Spirit also sanctifies and the Holy Spirit guides. Nung ako po ay nasa Pasig Catholic College, inintroduce po ng aming religion teacher na magdasal sa Holy Spirit. Dahil ang sabi po niya, parang nakakalimutan ang banal na Espiritu sa ating mga kapanahunan. Kaya every time na magkakaroon po kami ng periodical examination and quizzes, I pray to the Holy Spirit because the Holy Spirit is the advocate. The Holy Spirit is the consoler and comforter. Lalo na pagka-examination, Bishop. Oh. Talagang nanginginig na ang mga estudyante dahil minsan unprepared and at the same time, cramming. And the Holy Spirit would always be there to guide and enlighten you. Ito rin po yung karanasan ko recently sa aming oral comprehensive examination and written comprehensive examination. Nagdasal po ako ng husto sa banal na Espiritu dahil ang banal na Espiritu po ang siyang gagabay at magbibigay liwanag sa mga nagdidilim nating mga kaisipan. Kasi humanly speaking, Bishop, kahit kami po yung mga seminarista, dumadaan po yung pagkakataon that we fear and we also doubt kung makakayanan o hindi. Ang ganda nga, no, kung titingnan mo, kasi kadukto nga dito sa bandang huli ng Ebanghelyo, sabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Mapapansin mo, yun nagbibigay ng kapayapaan sa kalooban ang Espiritu na nandyan palagi, our helper, our guide, yung tumutulong sa atin, no? Kaya siguro yung calming effect ng Holy Spirit, yes, sa gitna ng mga nervyos ka ba natin, katulad ng shinir mo sa exam, di ba? Totoo yun, Bishop, kasi parang minsan hindi na rin kami makatulog sa kaba, sa takot, dahil talagang napakadami po dapat pag-aralan sa theology. Pero sa pamamagitan ng panalangin sa banal na Espiritu, kapag ka nanalangin ka na, gumagaan na yung iyong pakiramdam. At kapag ka sinuko mo na sa Diyos ang lahat, pag sinuko mo sa banal na Espiritu, kay Kristo, alam mo nagagabayan ka at hindi ka iiwan sa ere. Robert, matanong ko lang. So after this ngayon, natapos ka na sa iyong pag-aaral, no? May programa ka bago kung kalooban ng Diyos, ikaw yung maordinahan, no, sa isang pari para mag-mission, no? Ano ba ang magiging programa mo? Ngayon po, kami po ay under the pre-diaconal program. Ito po ay tatagal ng isang taon. So under our pre-diaconal program, una po ay mag-i-enroll po kami sa CIFAM for basic counseling skills and workshops. After which po kami po ay ipapadala sa Taiwan for culture and language appreciation for 6 months. Nako, nakapunta ako dyan. Nakita ko yung ibang mga fathers mong nandyan, mga kasama mo sa Lorenzo Mission Institute. Tama po. At mga sanay ng mag-Mandarin, di ba? No? At sabi nga, mga yung kanilang pamamastol, matututo ka mag-misa, no? In Chinese, no? Pati yung talagang mag-homily, no? At it's a basic challenge, no? Hindi ka ba kinakabahan? Actually, ano po, Bishop, kinakabahan po ako. Pero alam kong nandyan lagi ang banal na Espiritu para ako po ay gabayan. Sa lahat naman po ng pagmimisyon, nakakatakot. Pero hindi mo kasi makakayanan na ikaw lang mag-isa. Alam mo naman po na kapag ka nagmimisyon, ang tunay na nagpapadala ay Diyos. At kapag ka nasa Diyos ang iyong focus at ang Diyos ang laman ng iyong puso, anumang takot mo ay malalampasan po. Totoo yan. Sinasabi nga, katuruan ng simbahan, the principal agent of evangelization is the Holy Spirit. Okay. No? Yan ang siyang magiging lakas natin. At ang Espiritu ang magiging daan para ipahayag ang mabuting balita ni Kristo. Siguro huli na lamang, no, may maipapayo ka ba, Robert, sa ating mga kabataan dahil Year of the Youth ngayon? Na lalo na, no, kung ano man ang sirkumstansya, estado nila sa buhay,
Anong maipapayo mo sa kanila sa pagtugon sa pag-ibig ng Diyos? Opo, bali po para sa mga kabataan, parang ang mundo natin ay kakaiba na po ngayon, ano? Maring ako po ay tinatawag na I belong to the old school. Pero ngayon po, through the new evangelization, the world of secularism, iba na po ang paradigm ng mga kabataan ngayon. At ang nais ko lamang pong ibahagi sa kabataan, you do not need to do great things. You can start with small things, but always remember to do small things with great love. Hindi mo naman kailangang maging superhero para ikaw ay magmahal. Pwede kang magmahal sa simpleng bagay ng pagrespeto sa iyong magulang, sa pag-aaral ng mabuti. Kapag binibigay mo ng buong puso, once you are doing your very best, in every small things na inuutos sa iyo ng iyong mga magulang, what is expected to you in the society, within the sphere of the family, ibigay mo ang puso, ibigay ang best, at yon ay isang expression of love already. Hindi mo kailangan maging artista, hindi mo kailangan maging somebody, you do not need to prove yourself. All you have to do is to do small things with great love. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ayan, narinig po natin ang hindi lang kwento ni Robert, kundi yung mga huling pananalita na nanggaling nga kay Saint Teresa of Calcutta, no? Yung maliliit na bagay na dapat po ay ginagawa natin ang buong pag-ibig. Alam nyo, napaka-misteryoso ng pag-ibig ng Diyos. Para tawagin si Robert, no, at alam naman natin ang naikwento niya, nandoon yung paglabas at nandoon yung pagbabalik para matugunan yung plano ng Diyos para sa kanya. At hindi naging madali, no, yung pagtugon na siya ay nasa paghuhubog. Anong pinanghawakan niya? Ang pag-ibig pa rin ng Diyos na lalong naging konkreto sa tulong ng Espiritu Santo, no? At ngayon, no, siya ay natapos na at meron siyang haharaping hamon bago tuluyang maordinahan bilang pari kung kalooban ng Diyos. Ang buhay niya ay maaring hindi katulad ng buhay ng marami. Pero ang mga aral sa buhay niya ay makakatulong po sa atin. Ang aral na mahalin ng Diyos, magtiwala sa tulong ng Espiritu Santo, at patuloy na gumawa ng mumunting bagay ng buong pag-ibig. Hari nawa po, no, sa pagdiriwang natin ng Pasko ng Pagkabuhay, palagi nating tandaan, ang bunga ng muling pagkabuhay ay pagtugon sa pag-ibig ng Diyos sa mumunting konkretong gawain at pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Alam po natin na hindi madaling magmahal, pero kung siseryosohin natin, mamumunga po ito, at alam natin na ito ay magiging daan para ang kapwa natin ay magpakita rin at mamunga ng pag-ibig sa iba. Hashtag blessings, our lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love. Hashtag blessings, our lives are gifts from above. Hashtag blessings, you fill our hearts with love.